Bayangan! Power! 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 Hataw lang ng hataw, bro! Matira mayaman dito, bro! Bro, meron akong ituturo sa'yo. Seryoso to, ha? Saan yung marker ko? Bro, seryoso to. Okay, meron akong ituturo sa'yo. So, ikot natin yung camera para makita yung magical whiteboard ko. Seryoso to. Gusto mo maging successful? Gusto mo ba talaga maging successful? Gusto mo ba na yumaman din katulad ko? Gusto mo ba magkaroon ng isang dosenang kamaro din katulad ko? Gusto mo ba magkaroon ng bahay na mansion yung aso mo katulad ko? Gusto mo rin ba ang kumita ng malaki katulad ko? Yung kumikita ko ng 1 million per minute? Gusto mo rin ba ng ganun? Okay, bro. Ito lang yung sikreto. Okay? At tatandaan mo lang ito. Yan lang ang sikreto. Actually, meron pang second secret. Ito yung nagbigay sa akin ng limpak-limpak na pera. Dito talaga ako yumaman, bro. Seryoso to, bro. Yung kamaro ko sa labas, nakikita mo? Ginagamit yun ng maid namin pag namamalengke siya. Ito yung sikreto ko, bro. And bibigyan pa kita ng last secret. Ito yung pinakamatindi sa lahat. Yan, bro. Yan ang nagbigay sa akin ng 1 million per minute. 1 million per minute, bro. Alalahanin mo lang yung reason why mo. Ready ka na bang umaman? Power! So, ano nga bang gagawin mo kapag ka puro ganun lang yung itinusuro sa inyong upline mo? So, medyo natawa ako dun sa mga kabulastugan na pinaggagawa ko. So, ngayon, ang topic nitong video na ito is anong gagawin mo kung puro poweran lang, puro motivation lang yung mga tinuturo sa iyo ng mga uplines mo. Now, don't get me wrong, okay? Magbibigay na agad ako ng disclaimer dito sa video na ito. Hindi ko sinasabi na pangit yun at hindi mo kailangan yun. Kasi yung mga binanggit ko dun sa, ano, sa whiteboard, yung binanggit ng power uplines, di ba? Yung hataw lang, yung, actually, yung payaman, walang kwenta yun. Parang power lang din yun eh. Yung hataw lang, yung reason why, importante yun, di ba? Wala mo akong sinabing hindi importante yun. Kumbaga, gusto magbigay sa inyo ng disclaimer kasi gusto maintindihan mo, very important yun. Importante na merong baliwan. Merong importante na merong baliwan as long as ethical. Kasi paano ibig ko sabihin na ethical na baliwan? Kahit kami merong ganun eh. Di ba? Meron kami sa team namin ng ganun eh. Yung sasabihin ko, imagine mo na itong reason mo or itong goal mo eh, na-achieve mo na. Ayan, ang dami mo ng downlines, di ba? Kumikita ka na, tapos nagte-training kayo. Sa isang seminar room, 100 yung tao, puro downline mo lang, tapos strong leg lang, di ba? So, yung mga ganong poweran, ganong baliwan, okay lang naman yun eh. Di ba? Yung motivation, di ba? Yung reason why, kailangan mo yung lahat. Pero ang problema kasi, kapag paulit-ulit na lang, kapag palaging ganun na lang, yung tipong, apply, nahihirapan na ako. Paano ba ako magpapasali ng prospect? Ang dami kong nai-invite, pero hindi ko naman sila mapasali. Bro naman, di naman problema yan. Napakadali lang yan eh. Gusto mo ba malaman kung ano yung dapat mong gawin? O naman apply, kaya lang ako lumapit sa'yo. Lalapit ba ako sa'yo kung di ko gustong malaman? Bro, simple lang yan. Alalahanin mo lang ang reason why mo. Apply, may tanong ako isa pa. Saan ako pwedeng bumili ng baril para bariling kitang buwisit ka? So kung palaging ganon, di ba, isipin mo yun. I think wala naman, sana walang gumagawa ng ganon. Yeah, purong kalokohan ko lang yan. Pero isipin mo kung ganon, di ba, parang walang kwenta eh. Di ba, walang specific eh. Di ba, walang specific na strategies eh. Kasi kahit pa gaano kalalim yung reason why mo, kahit ikaw pa yung may pinakamalalim na reason why, mas malalim pa sa Marianas Trench yung reason why mo, kung ikaw pa yung pinakang baliw sa lahat, yung tipong mas baliw ka pa kaysa nun sa mga nandun sa asylum, na sa mga mental hospital, mas baliw ka pa sa kanila, kahit ikaw pa yung pinakang motivated sa lahat. Kung wala kang specific
effective step-by-step ethical strategies. Seses. Wala pa rin mangyayari sa'yo. Kahit pa ikaw yung pinakabaliw, ikaw yung pinakamotivated, ikaw yung pinakamalalim ang reason why. So, doon nagkakaroon ng problema kapag puro na lang ganun. Okay, uulitin ko, okay yun, kailangan mo yung mga bagay na yun. Kailangan mo ng malalim na reason why kasi yung reason why mo, yan yung magpupush sa'yo eh. Diba kapag ka nadadown ka, yan yung magmotivate talaga sa'yo. Yung reason why mo, bakit ka ba nagsimula in the first place eh. Diba kung malalim yung reason why mo, kahit anong mangyari sa'yo, hindi ka talaga tutumba eh. Pero kung wala ka ng specific, effective, step-by-step, ethical strategies, seses, walang mangyayari sa'yo. Kumbaga parang meron kang sasakyan, may gasolina, ang ganda ng sasakyan mo, pero di ka naman marunong mag-drive. So, ang ginagawa mo sa sasakyan mo, tinutulak mo. Diba? Imagine mo, nagtutulak ka ng Ferrari. Diba, mukhang tanga. So, ngayon, anong gagawin mo kapag puro poweran, puro baliwan, puro motivation lang yun ituturo sa'yo ng mga appliance mo? Tapos, ang masakla pa, kung turuan ka man nila ng strategies, unethical naman. Diba, old school pa, unethical pa. So, anong gagawin mo kapag kaganon? So, meron akong bibigay sa'yo, dalawang way. Okay? Yung unang way, yung hard way. And yung dalawang way, yung easy way. Actually, parang hard parehas yun. Pero wala namang madali eh. Wala namang madali sa buhay. So, bibigyan kita ng option ano yung pwede mong gawin. Kasi ito mismo yung ginawa ko. So, yung first way na pwede mong gawin is self-study. Okay yung mag-self-study ka, pero ang pinakang mahirap na part doon is hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Pero ito yung pwede mong simulan. Para at least, alam mo na kung saan ka magsisimula pag nag-self-study ka, mindset. Hindi to poweran, hindi to motivation, hindi to baliwan, mindset. Yun yung totoo. Kasi dati ako before, akala ko strategies yung problema ko. Ay aminado ko, that was a couple of years ago, I think 2 years ago, na nag-aral lang ako, nag-aral, puro strategies, puro skills, puro technicalities. Nag-aral pa ako kung paano ko gumawa ng sarili kong website na sobrang nagutak yung utak ko na nagastosan rin ako ng malaki. Tapos, nung nagka-website na ako, wala naman nangyari. Kasi, hindi ko alam kung ba't ako gumawa nun. Di ba? Kumbaga parang, yung technicals, alam ko yung closing, ganyan, yung mga strategies na ganyan, yung marketing, alam ko. Pero nagtataka ko, bakit ganun yung resulta ko? Parang tsamba pa din. Parang wala pa rin nangyayari sa akin. Parang hindi ko nararamdaman na parang sulit yung mga pinaggagawa ko, yung lahat ng mga inaral ko na technical skills. And later on, doon ko na-realize na mindset, maling-mali yung mindset ko. Kumbaga na natutunan ko na yung mga tamang mindset, doon ko nalaman, yun pala yung reason. Ba't hindi ako nagkakaroon ng massive na result kasi maling-mali yung mindset ko. So doon ka magsimula. And hindi about mindset yung topic natin right now. Kaya hindi ako magdi-discuss about doon. Siguro sa mga susunod na video. So, kung magsi-self-study ka, yan yung hard way. Okay, magsimula ka, mindset. So, kung magbabasa ka ng libro, bumili ka ng mga personality development books. Actually, marami naman dyan recommendation eh. Pwede kang mag-research sa YouTube kung ano yung mga top, okay, mga bestsellers. So, yun yung pwede mong simulan. Para sa akin, ang pinakanguna talaga na malaki na itulong sa akin na libro, kung bibili ka ng libro, kung plano mo. First is yung Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Second is yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. And third is yung For Richer For Poorer by Chinky Tan. And by the way, wala po akong kikitain kapag binili nyo yung mga libro na yun. Okay, wala naman ako ipoprovide na link dyan sa baba para mabili nyo. Pumunta kay National Bookstore, bumili ka. Hindi ko alam kung anong price nun ngayon. Pero I think, hindi naman naabot ng 300 pesos yun. So, check mo. Second na hard way na pwede mong gawin is maghanap ka ng effective mentor. And pagdating sa mga mentors, ang problem kasi sa kanila, and aaminin ko na sa'yo, ito yung naging problem ko rin before, limited lang. Okay, limited lang yung pwede nilang itulong sa'yo, especially kung nasa network marketing din sila. Kung may sarili na rin silang company, tapos magkaiba kayo ng company, limited lang yung pwede nilang itulong sa'yo. Kasi syempre, uunahin nila yung mga downlines nila. Ganun lang naman kasimple. Parang ganito, kung parent ka, or kung kahit hindi ka parent, maintindihan mo to. Sino bang uunahin mo? Ibang tao o family members mo, anak mo? Wala nang ano eh, wala nang tanong-tanong yun eh. Wala nang isip-isip yun eh. Siyempre, family ko, anak ko. Bakit ko uunahin yung ibang tao? Diba, ganun lang kasimple. Kumbaga parang ganun din yung logic pagdating sa mga mentors. Kumbaga, kaya kanilang turuan pero up to a limit lang. Katulad ko, for example, dito sa mga videos na ginagawa ko, may limits to. Kumbaga, hanggang dito lang yung pwede ko may turo sa'yo. Unlike sa mga downlines ko, natuturoan ko talaga sila ng specific, effective, step-by-step ethical strategies. Seses! All the way hanggang sa magkaroon sila ng result. Ay, kasi nakakasama ko sila, part sila ng team ko eh. Kumbaga, parang sila yung family ko eh. Sila yung mga anak ko. Siyempre, unahin ko sila. Wala nang plastikan yun.
Diba? Kaya ko ito ginagawa itong mga videos na ito kahit paano makatulong ako sa'yo kahit konti lang. Diba? Kumbaga pagdating sa mga effective mentors, ganon. Or pwede rin naman, babayaran mo sila. And hindi sila mura. So kung mag-i-invest ka sa kanila, mahal sila. Okay? Mahal talaga. Especially kung medyo malaki na yung naging result niya, kung maraming tao yung nagdi-demand sa kanya, kailangan mo siyang bayaran. O, yun yung hard way. And ito naman yung easy way na sinasabi ko. Maghanap ka ng bagong upline, bagong team. Kung may gusto kang may natitipuhan ka na mentor, sumali ka sa kanya. So, yun yung easy way. Actually, hindi ko nga masabi kung easy way ba yun o hard way. Ganito kasi yan. Para mas maintindihan mo, kung ikaw naman ay isang network marketer na wala kang downline, puro poweran lang yung mga tinuturo sa'yo ng upline mo, may attitude problem yung mga upline mo, kumbaga hindi kayo magkasundo, nasasabihan ka ng hindi maganda, by the way, hindi pwede yun, hindi dapat yun, kasi hindi ka naman niya empleyado, hindi mo siya boss, so wala siyang karapatang sabihan ka ng masasakit na salita, na kumbaga parang minsan below the belt pa, na-experience ko yan before, so hindi ka dapat napupunta sa mga ganong upline, you deserve better. Walang baliwan, walang poweran. Okay, kung ikaw, wala ka namang mga, wala ka namang team, ikaw lang mag-isa, wala namang umaasa sa'yo, mag-isa ka lang, edi umanap ka na ng iba, ba't ka lang papakahirap dyan? Kumbaga parang sa relationship, just imagine this, lalaki o babae ka man, inaabuso ka, tinitake advantage ka, inaabuso, isa lang yun. Diba? Sinasaktan ka, both physically and mentally, nagtutu time sa'yo. Diba, tinutu time ka pa, o 3 time, o 4 time, o whatever. Basta kumakaliwa pa, tapos lahat ng hindi maganda ginagawa niya sa'yo, tapos andiyan ka pa rin. Ang tanong, anong katangahan ang pumasok sa isip mo? Nasaan ba ang utak mo? Nasa kuko mo ba o nasa ulo? Kumbaga wala nang tanong-tanong yun, wala nang logic about dun. Bakit ka pa nag-i-stay? Sobrang nahihirapan ka na. Diba? Ganun rin pagdating sa business, bakit ka pa nag-i-stay? Kung yun ang mga nabanggit ko, wala ka naman daw, wala namang umaasa sa'yo. Ang sama-sama ng ugali ng upline mo, di ka sama na nga nung galing, hindi ka pa natuturuan ng step-by-step, effective, specific, ethical strategies. Seses! Tapos andiyan ka pa rin, nag-i-stay ka pa rin, tapos nagre-reklamo ka. Walang nangyayari sa'yo, hindi ka kumikita, hindi ka nagkakaroon ng downlines, hindi ka nakakabenta. Eh, ikaw yung may kasalanan eh. Anong mawawala sa'yo? Yung pinuhunan mo dyan? Hindi, mas malaki yung mawawala sa'yo pag nag-stay ka pa na matagal dyan, which is yung oras mo. Yung oras na sana kung naghanap ka na ng ibang team, since solo ka lang naman, naghanap ka na ng ibang team, naghanap ka na ng totoong mentor na makakatulong sa'yo, yung mentor na walang paweran, di ba? Ethical strategies, matuturoan ka ng seses. So yun, matuturoan kanila ng ganun strategies, so hindi ko na ulit babanggitin. So alam mo na, mas masasayangan ka, oras mo. Diba yung inatagal mo dyan, yung ini-stay mo dyan, puro power lang, puro bawiliwan lang, puro unethical strategies na tinuturo sa'yo, sa mga panungugali ng upline mo, mag-isa ka lang, mas nasasayang sa'yo yung oras mo. Kasi yung pera na pinuhunan mo dyan, kahit limpak-limpak pa yan, kahit 10,000 pa yan o mas malaki pa, kaya-kaya mong bawiin kapag napunta ka dun sa effective na mentor, sa may effective na strategies, dun sa may effective na system, may effective na tools na kaya ka talagang turuan para magkaroon ng result. Kaya-kaya mong bawin yun, sobra-sobra pa, unlimited pa yung kapalit nun sa'yo. Pera lang naman yung nasayang sa'yo dyan, pero pag nagtagal ka pa dyan, oras na yung nasasayang sa'yo. Eh, Carl, paano naman may mga downlines na ako? Paano naman yan, hindi ko naman sila pwedeng iwan? May sinabi ba ako? Kaya nga sabi ko kung nag-iisa ka, pero kung ganong sitwasyon, medyo iba na. Okay, i-consider mo yung naunang binigay ko sa'yo. Mag-self-study ka, maghanap ka ng effective mentor. Huwag na huwag mong iiwan yung mga downlines mo. Kahit isa lang yan. Huwag na huwag mong iiwan yan. Unless siya na rin mismo magsabi sa inyo na, tara, lipat na tayo. Hindi naman mahirap, actually, hindi naman dapat mahirap na decision yun eh. Logic lang naman yun eh. Anong masasayang sa'yo, di ba, kung risk and reward? Kung baga, anong mawawala sa'yo at ano yung magkakaroon ka kapag ka, naghanap ka ng effective talaga na makakatulong talaga sa'yo na team and company? Ano yung mawawala sa'yo? Actually, nawala sa'yo, pinuhunan mo lang. The rest, wala na eh. Diba? Mas gumaan pa ngayon, nawalan ka ng masamang ugali na upline, nawalan ka ng puro baliwan na upline. Diba? Nakapunta ka na sa talagang makakapagturo sa'yo ng strategies na nag-work, na ethical. Mas marami ka pang magigain eh. Pero yun nga, kapag ka gano'n, situational itong sinasabi ko, kapag ka may mga downlines ka na umasa sa'yo, huwag mo silang iiwan. Maghanap ka ng ibang effective mentor or mag-self-study ka. Mag-invest ka sa knowledge mo para ikaw yung maging upline. Kung walang kwenta yung upline mo, ikaw yung magpaka-upline. Ganun na naman kasimple yun eh. Uulitin ko, hindi mo siya boss. Okay, hindi mo siya boss, kaya wala siyang karapatan
na manduhan ka kung ano yung dapat mong gawin. Wala siyang karapatan na sabihin sa'yo na utos-utosan ka na parang empleyado niya o parang alipin niya. Kung walang kwenta yung upline mo, ikaw yung magpaka-upline. Kung iniwan ka ng upline mo, ikaw yung magpaka-upline. Ganun lang kasimple yun. Ay, iyan yung nag-experience ko before. Na-experience ko before, okay yung mga uplines ko. Actually, yung upline ko talagang okay siya pagdating sa personality development. Yun yung pinakamalaking na itulong niya sa akin. Pero pagdating sa strategies, wala. Personality development yung mga naitulong niya. So ako, yung naghanap ng way para matuto ko ng mga skills, ng mga effective strategies. Ako na lang gumawa ng paraan. Kasi kung hindi ako, sino? Wala eh. Diba, kumbaga, wala kang makikita successful na network marketer na hindi siya yung leader eh. Diba, lahat na nagsasucceed sa network marketing, leader yung mga yan eh. Kung hindi siya leader, mayroong mga hidden yan, yung mga magic tricks siya na ginawa. Diba, kung alam mo yung mga umaman tapos parang tanga lang, may mga magic tricks sila na ginagawa, kaya sila ganon. So, kumbaga ganon, kung may mga downlines ka, wag mo silang iiwan, wag mo i-consider yung binigay ko na second, yung easy way, na sinabi kong easy way, easy way. Wag mo i-consider yung, kung may mga downlines ka na umaasa sa'yo, kahit isa lang yan, mag-self-study ka, diba, maghanap ka ng effective na mentor na talagang makakatulong sa'yo. So that's it. I hope marami kang natutunan dito sa video na ito. And make sure apply mo kaagad yung mga natutunan mo. And kung nagustuhan mo yung mga natutunan mo, hit mo yung like and comment ka dyan sa ibaba. Kung meron ka mga katanungan, i-share mo rin to sa team mo or sa ibang, kung may kakilala kang networkers na nakaka-experience sila ng ganun, puro poweran lang, puro motivation lang, tapos ang sama pa na kung galing yung apply sila, pero walang may turo sa kanila na specific, effective, step-by-step, and ethical strategies. Seses! So, share mo tong video na to sa kanya, i-leverage mo na to. And, para mas maliwanagan ka pa, kung hindi mo pa nababasa yung Poweran e-book ko, basahin mo yun. Okay? Napakarami mong matututunan doon. Especially kung nagtataka ka kung bakit ginagawa mo naman lahat ng tinuturo sa'yo ng mga friends mo, pero wala pa rin. Tapos nagtataka ka, sila successful, bakit ganun? Diba? Kung hindi nag-work yung tinuturo nila, bakit sila successful? Di ba nakakapagtaka? Bakit nga ba ganun? Ginagawa ko yung ginagawa nila, hindi nag-work. Diba? Namimigay ako ng flyers dyan sa kalsada, namumusakal ako, nagdidikit ako ng mga poster, nag-mislead ako. Ginagawa ko yung mga bagay niyo, hindi nag-work. Pero sila nagturo nun. Pero successful sila. Bakit ganun? Di ba sabi, para ka maging successful, kailangan makinig ka sa successful. Parang may mali. Okay, sa e-book na yan, sa Poweran, dyan mo madi-discover yung sagot sa tanong na yun. Bakit nga ba? Click mo lang yung link na makikita mo sa description ng video na ito para ma-download mo. Free lang yun, yung e-book na yun. Download mo siya, click mo yung link para mabasa mo na rin kagad. 75 pages lang yun as of 2018. So, magkakaroon pa ng update dyan, pero ako na lang magbibigay ng update sa inyo kung meron ng bagong edition. Okay, so i-download mo yung e-book na yan para ma-discover mo lahat ng sikreto na kailangan mo ma-discover. Bakit ka napo-frustrate sa business mo? Diyan ka mas maliliwanagan. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Hey there, my friend. Once again, this is Carl Serrano. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. And make sure na i-like mo yung page ko for more. And click mo yung see first. And kung sa YouTube mo man pinapanood itong video na to, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko. And click mo yung notification bell lang sa ganun ay meron ka mga updates sa mga bagong videos na i-upload ko. So once again, this is Carl Serrano. See you next time.